Christian po ang pangalan ko. At ang karanasan kong ito ay nangyari nitong taon lamang bago magkaroon ng pandemic. Buntis po kasi ang aking nobya. Pero dahil nag-aaral pa ako, ay hindi ako nananatili sa kanilang bahay at pumupunta lamang ako tuwing weekend. Simula nang magdalang tao si Wendy, ay palagi na lamang siyang dumadaing na may mga naririnig daw siya na huni ng uwak na umaalikit sa bahay nila. Dahilan para magkaroon siya ng pangamba kung sasakit na ang gabi. Madalas itong nagre-reklamo at nakikiusap na sa kanila na lang ako manatili. Pero nahihiya naman ako kina tita. Dahil baka isipin nila na dagdag pa ako sa uukupan ng espasyo ng kanilang bahay. Ang ginawa ko na lamang ay nagvi-video call ako sa kanya pagkatapos ng aking mga ginagawang projects o mga assignments. Hanggang sa isang gabi noon, nagkasundo na kaming matulog. Humigit kumulang 30 minutos nang natapos ang aming video call. At nakahiga na ako nang biglang tumunog ang aking cellphone. Noon ay tumatawag pala si Wendy sa akin. Dali-dali kong sinagot yun at saka tinanong ko kung bakit siya napatawag. Bigla akong nag-alala sa kanya at sa aming anak ng gabi yun. Ang sabi niya kasi ay hindi siya makatulog dahil pakiramdam niya ay mayroong nakamasid sa kanya. Kahit nagpunas na raw siya ng katawan, ay hindi pa rin daw nawawala ang init na kanyang nararamdaman. Kahit na may electric fan naman. Tapos, habang tumatawag siya, ay bigla itong nagsisigaw habang tinatawag si Tito. Mas nadagdagan ang aking pag-aalala nang sabihin niya na may narinig siyang dumapo sa kanilang bugma. Maya-maya pa ay nagpaalam siyang matutulog na dahil sasamahan naman daw siya ni Tita. Kinabukasan, umagang umaga, ay agad akong pumunta kina Wendy. At pagdating ko, ay naawa ako. Dahil talagang halata na hindi siya nakatulog ng maayos. Inusisa ko siya kung ano ang nangyari kagabi. At ang sabi niya sa akin ay, "Matutulog na sana ako nun, mahal. Kaso bigla akong nakarinig ng huni na parang galing sa uwak. Pagkatapos nun, ay may biglang dumapo sa posting malapit sa bintana. Ang akala ko ay ibon lang yun. Pero dahan-dahan lumangit nito ang bintana ng nasa kwarto. At pagkatitig ko, ay doon na ako napasigaw kay mama. May dalawang matatalim na mata na nakasingit mula sa bahagyang bukas na bintana." Matapos ikwento yun sa akin ni Wendy, ay bigla siyang napahawak sa aking braso. At niyuyugyug yun, kasabay ng kanyang pag-iyak. Lubos akong nag-alala sa kanya, kung kaya nakiusap na lamang ako kay tita na kung pwede, kapag weekdays, ay samahan niya muna si Wendy doon sa kwarto nito. Si tita naman ay agad na pumayag dahil nga kitang-kita ang takot sa mukha ni Wendy. Kinagabihan ay maaga kaming nahika ng aking nobya doon sa kanyang kwarto dahil nga kulang ang tulog niya. Bandang alas 10 na ng gabi noon at himbing na siya sa kanyang pagtulog. Bigla akong nakaramdam na parang mainit ang panahon. Nagsimula akong pawisan kahit na may electric fan naman. Ang ginawa ko ay bumangon ako at saka binuksan ang bintana ng kwarto ni Wendy. At pagkatapos ay dumungaw ako doon
para magpahangin. Mga ilang minuto pa, ay bigla akong bumahin. Nag-iba ang samyo ng hangin na nanggagaling sa labas. Parang langis na masangsang. Napatakot na lamang ako ng aking ilong. At noong akma ko na sanang isasara ang bintana, ay bigla akong namatakot ang puno na ilang metro ang layo mula sa bahay ni Wendy. May kung anong nakadapo doon at gumagalaw. Dahil doon ay pinagmasdan kong maigi yun at sa tulong ng streetlight ay naaninag ko ang pigura ng tao. Nakapatong yun sa sanga at nakakamangha na nababalansin niya ang kanyang sarili. Nang mapansin ito na may nakatitig sa kanya, ay bigla itong sumuot sa mga dahon ng puno para magtago. Nang hindi ko na nakikita ang kung anumang nakatapo doon sa sanga ng puno, ay agad ko ring isinara ang bintana. At habang pabalik ako sa higaan namin ni Wendy, doon lang ako nakaramdam ng kilabot na gumagapang sa aking buong katawan. Nahiga ako sa tabi ng aking nobya at pinipilit na iwaglit sa isipan ko ang ideya. Napakaaswang nga ang nakita ko. Paunti-unti na akong dinadalaw ng antok ng mga sandaling yun. Pikit man ang aking mga mata, pero bahagyang gising ang diwa ko nang bigla akong napadilat nang may marinig akong huni malapit sa dingding. Huni yun na parang nagmumula sa uwak. Paulit-ulit ang huni na parang ipinubulong lang sa dingding. Ilang sandali pa ay biglang umungol ng mahina si Wendy. Nakiramdam ako sa aking paligid at kasabay ng ingay ng kaluskos sa dingding ay nagising ang aking nobya at dumadaing na masakit, naninikas at nanlalamig raw ang kanyang tiyan. Hindi ko alam ang aking gagawin noon, kaya kahit nahihiyaman ay kumatok ako sa kwarto ni tita at ginising sila. Pagkatapos ay dali-dali akong bumalik sa kwarto ni Wendy. At pagkabalik ko doon, ay agad ko siyang niyakap dahil umiiyak na ito. Wala pang 3 minuto ay pareho kaming nagulat dahil may kung anong kumalabog sa bubungan na nasa itaas ng kwarto namin ni Wendy. Sinundan yun ng mahihina at mabilis na huni ng wakwak. Akala namin ay doon na lamang yun matatapos dahil medyo kumalma na ang huni niya. Pero mali kami dahil nagsimulang maglakad ang kung anumang nilalang sa itaas. Dinik namin ang ingay na nagmumula sa itaas. At ilang sandali pa ay kumatok ang mga magulang ni Wendy. At saka inususa kami kung anong nangyari. Ang sabi namin ay mayroong bumisita sa anak nila. At sigurado kami na aswang yun. Sa galit ng tatay ni Wendy ay agad itong lumabas, dala ang flashlight at itak niya. Sumunod naman ako sa kanya. Samantalang si Wendy at si Tita naman ay naiwan sa loob ng bahay nila. At pagkalabas namin ni Tito sa kanilang bahay, ay agad niyang inilawan ang itaas ng bubungan. Gulat na gulat kaming dalawa dahil ang akala namin ay pusa o kaya ay malaking ibon ang aming makikita doon. Yun pala ay isang nilalang na parang kawangis
ng Jumbo. Makapalang balahibo niya na kulay itim at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang pinagtataka lang namin ay kung Jumbo ngayon, bakit wala siyang buntot o kahit palatandaan lamang na mayroon siyang ganun. Sinigawan siya ni Tito na bumaba at harapin kaming dalawa. Pero parang blanko lang siya na humarap sa amin at tumitignan kay Tagal. Muli siyang sinigawan ni Tito at saka itinuro siya gamit ang itak. Pero tumayo lamang ito at saka naghanda sa paglundag. Ang akala namin ni Tito ay sa amin siya lulundag. Pero nabigla na lamang kami nang sa isang kisap matala ay nawala ang nilalang na nasa itaas ng bubungan. At ang tangi naming nakita ay isang napakalaking ibon na lumipad ng mababa papunta sa punong mangga na nasa kabilang alley. Nagmamadaling tinawag ni Tito ang kanilang kapitbahay para sana tugisin ang nilalang na yun. Pero hindi sila sumasagot. Marahil ay tulog na silang lahat. Bumalik na lamang kami sa loob ng bahay. Si Tita at Wendy naman ay nakahiga na at natutulog sa kama. Kung kaya nagpa siya kami ni Tito na magpantay na lamang habang umiinom ng alak. Habang umiinom kami, sa tansya ko ay mga alauna yun ng madaling araw. Bigla na namang binilabog ang aming bahay. Mayroong ibon na pumapagaspas ng kanyang pakpak sa labas ng bahay. Kaya natigilan kami ni Tito. Lumapit siya at tumungaw sa may bintana. At napangura habang sinesenyasan ako na pumunta sa tabi niya. Nang makalapit ako kay Tito, ay agad din akong tumingala sa labas ng bintana. Nangatog ang aking mga tugod nang makita ko ang isang gambuhalang ibon. Namumula ang mga mata niya na nakatitig sa amin habang pumipirme sa ere at pinapagaspas ang kanyang mga pakpak. Kinakabahan man ay sumama ako kay Tito para puntahan yun sa labas. At nang maitaboy namin yun, nang makalabas na kami, ay saktong lumabas din ang kapitbahay nila na si Tio Ruben. May dala itong Holling gun. Kagad niyang sinabi sa amin na narinig daw niya ang mahihinang huni ng wakwak nang bumangon siya para uminom ng tubig. Kaya tiningnan niya yon at tama nga ang kanyang hinala. Sinubukan naming balaan ang wakwak na kung hindi siya aalis ay papatayin namin siya. Pero hindi siya natinag. Mabilis itong lumipad papuntang itaas at saka mabilis rin bumaba kung saan muntik pa kaming mahagip ni Tito. Mabuti na lamang at may kable ng kuryente na humarang sa kanya. Kaya hindi niya kami nagawang dagitin. Noong makabalik ito sa kanyang pwesto, ay agad siyang pinitukan ni Tio Ruben ng kanyang Holling gun. Pero nakailag ito. Mga ilang segundo pa ang dumaan, ay pikla naming narinig ang iyak ni Wendy. Sobrang sakit daw ng kanyang tiyan at naninigas daw ito. Muling pinaputukan ni Tio Ruben ang ibon at tatamaan niya ito sa dulo ng kanyang pakpak. Ang pinagtataka lang namin ay kung bakit wala man lang mga balahibo na nahulog mula doon sa tinamaang parte. Dahil doon ay pinaputukan ulit ni Tio ang ibon at natamaan yun sa puno ng kanyang pakpak. Pero laking gulat namin
nang magawa pa niya na lumipad. Kahit pasuray-suray na, papunta sa punong mangga. Mabilis naming pinuntahang tatlo kung saan bumagsak ang malaking ibon na yun. At sakto, dahil nagising na rin ang iba naming kapitbahay. Sumama sila sa amin sa pagtugis ng ibon. At pagdating namin sa puno kung saan bumagsak ang ibon, ay inilawan namin ang buong paligid. Subalit wala naman kaming nakitang ibon doon. Pabalik na sana kami. Pero bigla kaming nakarinig ng ingay mula sa mga dahon at sanga na parang niyugi. Inilawan ng mga tao ang itaas ng puno. Lahat kami ay halos hindi makapaniwala. Mayroong tao doon na nakakapit sa sanga at duguan ang kanyang kaliwang braso. Nakatitig lang siya sa amin at parang nag-iisip ng kanyang pwedeng gawin. Muli siyang binalaan ni Tio Ruben na papuputukan ulit. Pero parang hindi pa rin siya natitinag. Nakatingin lang siya sa aming lahat. Hanggang sa ilang saglit pa ay muli siyang pinaputukan ni Tio Ruben. Subalit bigla itong lumipat sa kabilang sanga. Maya-maya pa, may isa pang lalaki na may dala ring Holland gun na nagpaputok doon sa nilalang. Pero mabilis pa rin itong umilag. Binantaan siya ng mga tao na kapag hindi siya umalis at kung babalik pa siya ay aalamin nila kung saan siya nakatira para patayin. Tapos muling nagsalita si Tito na ama ni Wendy na pamilyar daw sa kanya ang mukha ng lalaki na nasa itaas ng puno. Sinabi niya na kapag hindi raw umalis ang lalaki at pinagpatuloy niya ang pagbisita sa aking Moria tuwing sasapit ang gabi ay susulangin daw nila ito sa kanyang bahay para tuluyan ng mamatay. Sa sinabing yun ni Tito ay biglang nagtago sa isang malaking sanga ang aswang. Hanggang sa ilang sandali pa ay may nakita kaming itim na pusa na palipat-lipat sa mga sanga. Umalis na lamang kami at bumalik sa kanya-kanyang bahay ng aming matanto na wala na ang nilalang na yun. Bumalik kami kina Wendy at naabutan namin sila ni Tita na nag-uusap. Ibinalita namin ni Tito ang mga nangyari at halos hindi sila makapaniwala nang sabihin ni Tito kung sino ang lalaking nakita niya sa itaas ng puno. Himra, yung lalaki na palaging binibilhan ni Tito ng mga gulay para sa kanilang maliit na karinderya. Kinabukasan noon ay tiningnan namin ang puno at sa itaas na bahagi ng mga sanga nito ay naroon pa rin ang mga bakas ng dugo ng aswang. Sa ngayon po ay malapit ng mag-isang buwan ang aming baby at sa kabutihang palad hindi na muli pang bumalik sa bahay ni Wendy ang aswang na palaging bumibisita sa kanya tuwing gabi. Habang ako naman ay pumikirin na sa bahay nila para mas maalagaan ko ang aking mag-ina. Ayos lang naman kina Tito yun. Basta raw huwag kong pababayaan ang aking pag-aaral. Hanggang sa muli, para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo.